Good day! Welcome to another episode of our cooking show sa kusina ni Rina. Ayan. Today, ang ating lulutuin ay ang barbecue. Maraming order ng barbecue para sa New Year's Eve, no? So, yan. Binabasta na natin yung ating pag-iihawan, no? At ayusin lang natin yung mga abo bago natin lagyan ng fresh na mga charcoal. Ayan. Pinupunasan din yung grills para mawala yung mga alikabok. No? At ito na, nilalagay na natin yung cooling. Ayan. Mga charcoal natin. Ayan. Maganda yung charcoal na magagamit. Tuyo-tuyo. Para pagka isasalang na malakas yung baga tapos pantay. Ayan. Pagka si video, basa-basa yung ulong, mausok. So yan, nilalagyan na natin. Tinanggal lang natin yung mga plastic. Huwag natin lagay yung plastic na. So, para hindi lumasa rin. Lumalasa kasi sarap na. So yan, para mabilis tayo yan. Yan, video, mamit na tayo na butane. Para mabilis. Binoblowtorch natin. Sandali lang to. Within less than 5 minutes, mga 2 minutes kung maganda yung uling, apoy na yan, babaga na yan agad. So yan, may mga baga-baga na kaagad yan. Sandali so lang to. Yan muna ang gagawin natin, kailangan bumaga muna siya. 2 minutes lang to, may baga and na to. And after that, yung grills na, papainitin natin yan. Yan, may baga na yan. May clean lang natin, yung video natin. Oh. Tapos, yun pa. Tapos, at may mga side orders pa pala, ayan. Pickles, caldereta. Ano saka, to? Pickles? Ano? May baka. Green peas. May baka pa. Mga orders. At balik na tayo sa pag-iihaw. 1, 2, 3. Saka na natin yung luto. Everlasting. Uy, may everlasting at may burger stick doon. Ilagay natin doon. Sarap 'yun. Sarap 'yan, burger. Ito yung grill na steak. Ito yung pag-iihawan natin na grill, no? So, ayan, tipay-payan na natin para makita niyo yung baga. So, papabagahin lang natin at saka natin ikakalat yung charcoal para pantay, ano? So, ngayon ay pinapahira natin ng mantika para hindi maningkit yung mga karne. Yan. After that, since mayroon tayo nung stainless, papainitin lang natin yan. Tapos yung grill natin, double. Yan, yung stainless barbecue grill ang gagamitin natin. So, ganun din, lalagyan din natin ng mantika para hindi dumikit yung karne dun sa stainless at saka at least magkaroon ng uminit yung stainless, magkakaguhit yung barbecue, parang may barbecue line yung maluluto mo. So yan, ilalagay na natin yan. Ay, mga scrap yun, may taba-taba. Ang ginagamit natin dito ay sa akin yan, sa akin. Na barbecue ay lomo, so malambot yan. Tsaka madali lang maluto yan, sandali lang yan. So hindi kailangan ng malakas na baga. Mas maganda yung pantay lang yung baga mo at the same time mahina lang para hindi sunog hilaw, no? Sunog yung ibabaw tapos hilaw yung gitna. So dapat moderate lang yung mahina lang yung baga, makontrol mo yung baga. Hindi siya matutuloy. And since malapit naman yung yung uling dun sa grill, judicate, mahina lang ang kailangan natin. So yan ang first natin na sinalang natin ng first mga 15 pieces, 30 pieces, bali lahat dyan. So more or less mga 250 to 300 yung iihaw natin at maraming order. So yan. Yeah. Na makita niyo yung malakas na pag umuusok na malakas, medyo malakas ang baga.
So babaligtarin na natin agad, no. Ayun, no? Sandaling-sandali lang 'yan. Nag-iiba agad yung kulay since ano, maganda yung pagkaka ano ng baga. Bago na 'yan, ha. Ng uling, no? Mabilis bumaga at mainit na kaagad siya. So pagka nakita nyo medyo nag-dark-dark na siya, babalikta rin na kaagad, alagaan nyo sa baliktad. At ayan ali, ayan na, luto na to, ayan luto na, dalawa na yung luto. Ilalagay na lang yan sa lalagyan tapos i-deliver ko na yan at balik tayo sa pag ihaw yan, no? Konti na lang to. Nakakalahati na tayo. Ayan. Kalahati na yung ihaw natin. Lampas na tayo ng 100. Maka 120 na tayo to. Ayan. Makikita nyo yung kulay naman. Iiba na siya. Yung karne. Tapos aalagaan nyo sa pahid para hindi maging dry. No? Medyo ma-juicy yung barbecue. So natapos na tayo ng iho ng barbecue at ito pahabol pa. Lempo na lang. Mayroon pang lempo pala. Ala ko tapos na. At yan, mapansin nyo. Medyo pumasok tayo at inabot ng ulan. Medyo umulan, no. Aba nag-iihaw. Buti na lang may bubong dito sa pinag-ihawan natin. Layo nun, pinasok-pasok ko lang ng konti. At ayan, ang sarap naman. So, deliver na to. Thank you.